ang pinakamahalaga siguro, no, ini-expect natin na yung mga kandidato mismo ay gagawa sila ng mga e-rally nila, no? E-rally. Basically, kakausapin nila yung kanilang mga supporters sa pamamagitan ng internet gamit ang live streaming technology na available naman sa lahat, no? Ilalabas natin yan doon sa ating live streaming page on a nightly basis. Simula sa February 8, kung saan magsisimula ang campaign period, gabi-gabi nyo mapapanood yung mga kandidato. Now, hindi naman sila syempre every night, no? Every night merong campaign slots na mga oras para sa mga magkakampanya. Pero dahil nga marami din naman yung kandidato natin, i-assign natin sila ng time slot, no? So magkakaroon sila ng kani-kanilang mga slot at aantabayan na lang ng publiko yung kanilang mga kandidatong gustong mapakinggan. Alright. Totally ba hindi na pwede ang face-to-face, physical na mga pangangampanya, motorcades na nakita natin itong mga nakalipas sa buwan? Pwede naman. Meron tayong guidelines sa in-person campaigning. Pero syempre, even dun sa ating in-person campaigning guidelines, meron tayong provision dyan na pag talagang lumala ang sitwasyon, eh bababa din to almost zero ang allowed na pwedeng mag-rally. Diba? Kasi magre-respond naman tayo sa pangangailangan talaga ng ating health crisis. So, ayaw nating umabot sa punto na wala nang ibang choice yung mga tao kundi maghintay na lang ng election date wala silang makikita, no? So kaya natin binibigay itong online campaigning because remember, kaya mataas ang bilang ng COVID cases or mababa, yung online campaigning is always available, no? That's the main difference, I think. Okay. At yung isa pa na interesado rin akong malaman, kasi di ba pag campaign period, Director James, nagbibilang tayo ng oras sa kanilang exposure, kada minuto, kada segundo. May ganun ba pag online? Sa online campaigning, walang ganun, no? Yung sinasabi natin nagbibilang tayo ng minuto, makikita mo yan sa broadcast advertising lamang. Ibig sabihin, doon sa advertising sa TV at sa radyo. Sa dyaryo, may ganun din, ano? May limitation din kung gano'ng kadalas magpo-publish ng newspaper ads. Pero pagdating sa online, walang ganyang limitasyon. So, basically, wantusawa ang paglabas ng ads nila sa online. Okay. Director James, good morning po. Good morning, Christian. Puntahan din natin yung mga basic questions regarding the election period. Kasi sa experience ko, marami nalilito dyan eh. Ano ba ibig sabihin ng election period? Ano ibig sabihin ng campaign period? At yung isang tanong na usually nadidinig ko, hindi ba dati na nag-start yung election period? Kasi marami na nakakampanya. So right. Basic question, ano ibig sabihin ng election period at ano yung mga umiiral once nagsimula ito? And this starts today po. Election period started January 8 today, right? So yung election period, yan yung simula nung panahon kung saan papasok na yung iba't ibang prohibitions na kaakibat ng halalan, katulad halimbawa ng ban on the movement of personnel, ban on the bearing of firearms, for example, no? So mas malawig yung period na election period kumpara mo sa campaign period. Yung election period starts January 8, ang campaign period starts February pa, 1 month away pa. Ang purpose naman ng campaign period is specific para sa pangangampanya. Okay? So these are two periods na magkapatong, ika nga, no? So yung election period at yung campaign period. Okay, so hindi ibig sabihin na dahil start ngayon ng election period, pwede na mangampanya. Pag-usapan natin yung weird arrangement na yan. Technically, ang campaign period will start February 8 for national po, ano? Right, right. Technically, hindi pa rin pwede mangampanya ngayon. Pero sabi mo nga, hindi pa man nagsisimula yung campaign period, hindi pa rin nagsisimula yung election period, nangangampanya na yung ilang mga kandidato. This is something that we see because under the law, hindi na napaparusahan ang premature campaigning. But again, technically speaking, when you talk about campaigning, that should start only February 8 pa lang. So, for national. So ibig sabihin yung monitor nyo, yung pagbibilang nyo po doon sa airtime na ginugugol nila, hindi pa yun tatakbo. Hindi pa magsisimula yung metro.
hindi pa, February 8 pa magsisimula for national and March 25 for local. Okay, sige, bago ko po ibalik kay Zen, no? Kanina interesting yung sinabi niyo sa online campaigning, basically walang limit. Yes, walang limit. Okay. Pero paano niyo po yun ibabangga doon sa ano? Kasi naintindihan natin yung changes sa technology, no? So mahirap talagang habulin yung changes sa technology. Pero di ba may effort po ang Comelec simula pa ng 2016 tsaka 2019 to monitor and perhaps siguro regulate later on yung campaign spending on social media. So paano niyo po ito gagawin kung technically talagang limitless, no? Bottomless. Well, okay, kahit naman meron kang frequency limits, no? Halimbawa sa radio TV, hindi naman 'yan parang metro katulad sa taxi kung saan nakikita mong dumadagdag ng dumadagdag yung oras at pag umabot ka doon sa limit, tigil na, no? Hindi naman ganoon. Ang monitoring talaga naman natin is always at the end, meaning to say, titingnan lang natin kung nag-stay sila within the limit or sumobra. Walang paraan para mapigilan sila from doing the campaign while it is happening. So dito sa ano, sa online campaigning, ganun na ang sitwasyon. Wala nga tayong limit. So there is no need to watch out how many ads they're putting out. However, meron din tayong natitirang isang limit. Ito yung tinatawag nating spending limit naman. May limit sa paggastos nila. So yan, makikita natin by checking all of the ads that they put out. No? Titingnan natin lahat ng ads na inilabas nila. And then after the campaign period, bibilangin natin magkano inabot nitong campaign spending mo. At yun ngayon ang magiging part ng monitoring natin. I-re-require natin sila mag-submit through their statement of contributions and expenditures ng listahan ng kanilang ginastos for political ads. And this includes political ads online. Since largely online din yung ating inaasahan na pangangampanya ngayon, Director James, may plano na ba how to address also yung mga fake news? Kasi mukhang usong-uso yung batuhan ng mga fake news ngayon. Well, isa sa mga ginawa nga natin is nirequire natin na kung maglalabas ka ng ad, kailangan may verified account ka. This will make sure na meron tayong accountability dun sa mga ads na nilalabas natin. Of course, hindi ito perfect solution. Hindi ito yung 100% solution na hinahanap ng marami dahil ang problema naman din kasi ng fake news ay hindi lamang pang-eleksyon, no? The fake news is a problem regardless of the season. So, kailangan panggawan ng paraan ng Kongreso na masolusyonan ang fake news. As far as Comelec is concerned, ang ginagawa namin is nire-require namin na merong verification yung account bago maglabas ng ad para at least kung naglabas man sila ng ad, alam natin kung saan nang gagaling. Mm-hmm. At saka, actually, yung pinanggagalingan medyo coming from all directions at lalo na sa mga supporters or baka nga hindi supporters, trolls talaga. So pagka po may nagreklamo ba, may capability ang Comelec also to assess and act on it? Yes, absolutely. No, isa nga yan sa mga panawagan natin sa publiko na pag may nakita silang fake news, ay ipagbigay alam po nila sa Comelec. No? Comelec will interface, will talk to the platform at sisiguraduhin natin na matanggal kagad natin yung fake news. Of course, hindi yan instant. May proseso yung pagdadaanan yan, pero at least nakakapagtanggal tayo. Katunayan, Zen, Christian, we've recently taken down several accounts, no, Facebook accounts na nagpipretend na sila ay mga tiga Comelec na officials, no. May isa pa nga, Sheriff Abbas, yung Facebook account. So, pina-take down namin 'yon kasi bogus nga siya. This is possible, no? We will continue doing this throughout the campaign. Nako, baka director, ikaw meron din, ha? Meron na rin. Baka may mga fake accounts na. Nako. Oo, meron na. Christian. Si director may TikTok account siya. Masarap panoorin. Very informative yung mga TikTok videos si Director James. At prolific director, ha? Thank you. Director James, puntahan po natin isang mainit na issue last week po noong Friday, no? Yung preliminary conference doon po sa isa sa mga petitions to disqualify
former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Una, tanongin ko po kayo kasi marami nag-iintay dito sa decision na ito ng Comelec, no? Kailan ba talaga po inaasahang makakapag-decision ang Comelec regarding the disqualification cases including the petitions para i-cancel yung COC niya? Well, just yesterday, I think, si Commissioner Guanzon came out with a timetable for the cases that are in the first division. Sa ayon sa kanya, ang target niya is January 17. So, inaantabayan natin kung mamimit nila yung target na yun para maglabas ng kanilang decision. Because these cases have already been submitted for resolution. No? Ibig sabihin, wala nang kailangan gawin yung parties, wala nang hinihintay pa na ano na submission, talagang pagdidesisyon na lang. So sinabi nga ni Commissioner Guanzon, ang expectation niya ay mailalabas niya ng January 17. At kailan po yung start ng printing ng mga balota? Kasi ito po yung crucial na iniintay dito, di ba? Usually yung mga kandidatong may petitions to cancel their COCs or to disqualify them, ang hinahabol nila, hindi, kailangan lumabas yung pangalan ko rin sa balota. Well, hanggat wala namang lumalabas sa desisyon, no? Pasok pa rin sa balota yung mga tao. And ang original estimate natin ngayon is still January 15. Of course, hindi natin sasabihin na January 15, you know, exactly on the day. But within that time frame, no, within that week, lalabas yung ating start ng printing. In fact, walk through kami before then. Okay, tapos isa pa po, ano? Kasi isa sa mga tinatanong diyan, kailangan pa po ba yung mga kinokomplain, yung mga inireklamo for petitions for disqualification? Kailangan ba talaga personally they should appear or hindi? Ano po ba yung rule diyan? O depende yan doon sa division? You mean may nire-reklamo doon sa kaso? Kunwari, gusto ko ipa-disqualify isang kandidato. Kunwari, kaso ni Marcos Jr. po nung Friday, no? Dapat ba talaga siya mag-appear sa ganung preliminary conference or hindi? O depende po yun doon sa division? Depende sa division yan. If the division feels it's necessary na makita yung petitioner o yung respondent, i-require niya. No? Yan yung nangyari last time. Kung saan naglabas ng notice requiring the petitioners and the respondents to appear personally, if not in physical person, then via Zoom to address the division itself. Pero if you remember, yung second division, nung nag-hearing sila, wala namang ganyang requirement. So depende yan sa division. Mm-hmm. So Director James, what happens kung hindi umabot yung desisyon dyan sa mga DQ cases at nakapag-print tayo ng balota with their names? Well, yung DQ cases, tuloy-tuloy lang yan hanggang sa matapos. No? Hindi natin ini-expect na, especially for really complicated disqualification cases, hindi naman talaga natin ini-expect na mauunahan yung printing of ballot. So tuloy-tuloy lang. And then kung sakaling election na tapos lumabas yung kaso na na-disqualify nga sila, then the votes that they receive will be considered stray or hindi lang bibilangin. All right. And sa situation natin ngayon, Director, of course, naririnig nyo naman, 26,000 yung ating COVID cases, pwede pang tumaas. If ever din na meron tayong ganitong sitwasyon come election day, may plan B ba? Pwede bang i-postpone, cancel because of a health emergency? We think it's unlikely na aabot tayo sa punto na magka-cancel tayo ng elections. No? It is possible, kunwari sa isang lugar, tinamaan ng COVID lahat ng electoral board as walang dumating. Then yes, posibleng masuspend yung elections for that reason. But only until you're able to get new electoral boards. Ibig sabihin, kung may electoral board ka na hindi dumating, maghanap ka lang ng kapalit. Pag dumating na yung kapalit, start na ulit yung election, no? Wala yung sinasabi ng mga tao na isususpend natin yung election, let's hold it some other day or some other year. Walang ganun. Hindi natin nakikita ang mangyayari. All right, for as long as my electoral board. Yes. Tuloy ang election. All right, good luck. Salamat. Sa Comelec, of course, Director James, I'm sure sobrang doble, triple ang inyong pagka-busy this time. And stay safe. Maraming salamat po. At sa iba pa